Magandang magandang hali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kompletos Rekados. Kami po ang inyong mga kasama. Ako po si Dennis, Dennis Santinor Jr. At ako naman po si Bien Tackler. Uy, maganda pag-uusapan natin ngayon na Bien. Tama, parang para sa akin. Oo, parang pabor sa iyo to ah. Yes, pabor talaga sa akin. Parang pinaplanuhan mo to ah. Medyo. Oo. Ang ating topic for today. Sige, kawan na magsabi. Dali. Ito, women's rights. Why? Maraming gusto makaalam nito. Karapatan ng mga kababaihan. Tama. Pero araw namin mga tatay sana sa linggo, pero ito ang napili na topic ni Viet. Pagbigyan na natin. At syempre, pagka batas ang pinag-uusapan, yes, dapat to, offera na natin to. Bigyan na natin ang programa to rito eh. Sana, sana. So, kung kanina pa ba din sa'yo, oh, pang-okay naman sa kanina. Ah, ganun? Yes. Ah, naka-first base ko na pala eh. Ako na bahala sa mga susunod na usapan. Oh, okay, sige, go. Papakilala ko na si Attorney Mark Christopher Tolentino. Yeah, hey. Hello po, hello. Hello. Oh, Attorney Mark, kumusta ka na? So far, so happy. Yan, very good. Yan naman importante sa buhay, di ba? Kailangan always happy. Happy ka happy. At kasi, saka in love ka. Kasi po, yung law kasi very stressful. So, kailangan you should be happy. Isip-isip. Buti nga ako pa rin siya, na si attorney. Kahit nagalaw. Itong abogado nito, so, paminsan-minsan yata sa isang tao, hindi iba-iba yung, iba-iba talaga yung epekto. Yes. Diba, ng bawat bagay. Yeah. Yung stress, nakakapangit talaga yan eh. Mm-hmm. Mukhang dito kay attorney, nakakagwapo yung stress sa kanya eh, di ba? Vitamins ko yan eh. Nakakalakas. Okay, sige, pag-usapan na po natin ang first question natin para tuloy-tuloy na tayo. Yes. Magagaling kay Vien. Vien, go! Yes, syempre. Una, ano ba talaga yung protection or ano ba yung karapatan nating mga or naming mga kababaihan? Okay. Yung custom kasi natin sa Pilipinas, ang babae kasi minamahal. Hindi sinasaktan. Aalagaan, hindi papayakin. Manawagan tayo okay? Doon sa congressman na ng bugbog kay ano? Kay Diana. Kay Diana Subiri. Eh, Diana Subiri. Diana Meneses. Oh, yes po. Kawawa na. In fact, nakalagay po sa ating saligang batas na it is the policy of the state to preserve the dignity of every woman. And in fact, yung saligang batas natin guarantees full protection between women and men. Ang nakalagay sa batas, women and men, hindi man and women. Ang purpose niyan, to emphasize the equality of the rights between man and woman. That's why, if you read the 1987 Philippine Constitution, nauna yung women and men. Ah, and yung karapatan na yan sa ating saligang batas, nakalagay po yan sa United Nations Declaration on Human Rights. Ah. And we are one of the signatory of that UN Convention. Ay, bakit naman kung mauna yung man sa woman attorney? Okay, just to give emphasis na the for Philippines is a country that give full respect to every woman. Siguro yan. Siguro yung nakaisip ng batas na yan. Ano? Siguro... Pwedeng battered siya or... Oh, nung panahon na yan, siguro may mga battered women. Ano? Marami. Pero, attorney, tanong ko lang, ano, mabilisan lang. Si Diana Meneses, nabanggit na rin lang. Yes, alam naman natin na hindi Pilipina yan. Eh, yes, hindi Pilipina yan. Si Brazilian model yan, attorney. Yes, anong pwedeng... Ang bumugbog sa kanya ay isang Pilipino na lalaki. Yes po. Pwede ba siyang tulungan ng estado si Diana Meneses? Kasi po yung if you hurt a woman, that's already a crime. And the crime was committed here in the Philippines. Therefore, the Philippines give protection to every woman. Ang nakalagay sa ating saligang batas is not Filipino women. Women ang nakalagay eh. So it means women, Filipino or any foreign country. The Philippines should give full protection to every woman. Hindi kailangan na isang Pilipina. Kasi iniisip ko, dapat ang proteksyon na ng Pilipinas, since Pilipino yung congressman, dapat ang proteksyon na yung kapwa Pilipino. Ay hindi pala. Hindi, kasi mayroon sa ating batas ngayon, RA 9262, yung violation against women's right. Yes. When you say women's right, it's not only Filipino women's right. All women. When the crime was committed here in the Philippine government has a responsibility to enforce our law, to enforce our commitment to the United Nations, and in fact, it was written in the 1987 Philippine Constitution that the Philippines should give and guarantee full respect to every woman. Ano magiging laban ng congressman doon, attorney, kung sakasakali? Of course, kung idemanda siya ng RA 9262, I don't know if the girl is a girlfriend or a wife. Wife, it's a wife. It's a wife. So, pag wife,
pwedeng idemanda ni lady, yung girl, Tapa. Ng violation against RA 9262. Kahit na po siya isang foreigner? Yes po. Mm-hmm. Kasi the crime was committed here in the Philippines. And according to the criminal law system of the Philippines, yung crime is territorial in nature. Okay. When I say territorial in nature, every act committed within the Philippines, it is the criminal law is enforceable also here in the Philippines. Tapos pwede niyang ibigay as ebidensya yung mga pinaglalagay niya sa social networking. Hindi, yung mga videos. Yung mga medical pictures, medical records. Yun lang kailangan natin. That's a physical abuse. And hindi kailangan na i-abuse yung babae. Not because she is your wife, i-abuse mo. Hindi ganun. Meron bang kaso na nanalo before na foreigner yung nagkaso? Yes pa, mayroon naman. Mayroon naman. Before RA 9262, mayroon na tayong crime about that. It's a physical abuse or serious physical injury, slight physical injury under the revised penal code. Mm-hmm. But after 2004, may bago na tayong batas, focused primarily to every women's right. Yun ang RA 9262, otherwise known as violation against women's right and children's right. Mm-hmm. In connection dyan, Papa Dance, gusto ko lang itanong, paano kung sa ibang bansa naganap yung crime? Yung crime, yes. Of course, balikan ko yun ha, criminal law is territorial in nature. It means, yung Philippines has no jurisdiction. Okay. So, doon nila i-file sa ibang bansa, not here in the Philippines. So, yung trial, doon din. Kasi ang Pilipinas, yung Philippine court natin, walang jurisdiction. Walang jurisdiction to try the case because the crime was committed not within the Philippines. Kahit na Pilipino yun? Yes po, kasi criminal law is territorial in nature. Different sa family courts. Kasi when say family rights, family duties, is enforceable. If you are a Filipino, it is enforceable anywhere. As wherever you may go, as long as you are a Filipino, you are covered under national law. But when say criminal law, it is territorial in nature. When say territorial, only commit the crime must be the crime can only be committed within the jurisdiction of the court or of the Philippines. Yun po yung may tulog pala. Pagka naging guilty si outgoing congressman, dahil hindi siya nanalo, di ba? Anong pwede siya maging liable RA 9262 if depende sa what yung extent ng pananakit niya. Assuming serious, pwedeng maging liable siya under RA 9262, reclusion perpetua yan. Kasi reclusion perpetua, yun ang pinakamataas na penalty. Yes. Of course, hindi siya death. Hindi siya, habang buhay. Yan. Parang hindi siya life sentence, parang 12 years to 20 years imprisonment. Yun yan. But it is bailable po. Pwedeng mag-bailable yan. Kasi bailable yan, but not anymore as a matter of right. It's a matter of discretion of the court. Siguro gagawin na lang ni Congressman, patunayan na gawa-gawa lang ni Diana yun. Yun na lang pwede niyang gawin. But please take note, under RA 9262, the law shall be construed liberally. Liberally in favor of the women and strictly against the accused. Okay. Yun ang exception sa criminal law natin. Kasi lahat ng criminal law system natin, all laws should be construed liberally in favor of the accused and strictly against the government. But under RA 9262, the law shall be construed, meaning you will understand the law liberally in favor of every woman. Ay, ganun. Yan. So, yun ang ganun. Different ng RA 9262. Okay. Okay, sabihin na natin, kasi nagsalita na ang Gabriela na tutulungan yata nila si Diana. Yes, pero ang kailangan lang ni Diana is to come out in the open, na sabihin na siya'y sinaktan, magsampa ng kaso, magsubmit ng mga medical legal, basta lumabas siya. Yes, paano kung ayaw magsampa ng kaso? Actually po. Pwede bang idemanda ng Estado si Congressman? Pwede. Kasi ang RA 92 is not a private crime. When I say private crime, only the victim can file a case like adultery, concubinage. That's a private crime. But RA 9262 is a public crime. When I say public crime, any person can file a case. But of course, si Diana, Diana Meneses, she is the best witness. Yes. She is the best witness. Assuming wala siya, hindi siya nagpakita, hindi siya nag-cooperate in the prosecution of the case, of course, the case will be dismissed on the ground of lack of evidence. Kasi siya yung the best witness.
So yun ang consequence kung hindi siya nag-participate. But any person can file a case because RA 9262 is a public crime. So kailangan pa rin ang cooperation niya. Oh. Yes po, kailangan ng cooperation. Eh paano kung tumatakbo na yung kaso, nagsampa na ng kaso tong si Diane Meneses. Tapos in the middle of the process, gusto niya nang patawarin si ano, si congressman. Mm-hmm. Parang na-realize niya na bahay pa rin niya to. Carreño brutal pala yun. Ay, yun pala eh, sapak ng pagmamahal. So, prepare mas yan ang affidavit of desistance. Okay. That case is not automatically dismissed. Because it's a public crime. Kahit na nagpatawad na siya. Yes. Because RA 9262 or violation against women's rights is not a private crime. So therefore, it's still the discretion of the prosecutor's office to dismiss the case. Okay. Kasi nga it's a public crime. And the prosecutor's office has the responsibility to enforce all the laws to protect every woman, being the law office of the government of the Republic of the Philippines. So, hindi siya automatic. But of course, if Diana Meneses will sign an affidavit of desistance, of course, pwedeng madismiss yung kaso on the ground of lack of evidence. Okay, pwedeng madismiss, pero pwede rin magtuloy-tuloy. Yes, hindi siya automatic. Hindi siya automatic. Hindi siya automatic. Sino naman tutuloy-tuloy kung wala na si Diana Meneses? Yung state. Yung state, yung prosecutor mismo. Office. Tapos, holding the evidences na sinabmit niya before. Yes po. Dahil tumatakbo yung kaso. Yes po. So, hindi pala nasasayang yun. Yes po. Tapos, pwede rin siya, pwede makonvict yung... Possible makonvict. Dinimanda. Possible makonvict. But of course, yung evidence, hihina. Hihina on the ground na wala na yung the best evidence natin, si yung victim mismo. So, dapat pala, magaling na abogado yung... yung dapat pala, kunin ka niya, tour. Diba? Kailangan magaling na abogado para hindi magtuloy-tuloy. Yes po. Okay, okay. Ba, medyo kinain ni Diana yung ibang oras. Okay, pag-usapan natin yung mga pangkaraniwan na nangyayari na pwede naman talagang ilaban sa korte. Yes, okay, pag-usapan muna natin, Vien. Ewan ko kung naranasan mo na to. Wala ka pa naman asawa, no? Wala pa naman. Sige, boyfriend. Pag-usapan natin. Teka muna, yung stalking muna, attorney. Yung stalking, yung lagi kang, ano, yung lagi kang, yung stalking naman, hindi naman kinakailangan na lagi kang inaano, lagi kang sinusundan, lagi kang, pwede rin text, yes, pwede email, pwede Facebook. Yes, ano muna, define muna natin, ano yung stalking na sinasabi ng batas? Ang stalking kasi, intentional act. So, kailangan intentional. Committed by a man against a woman. Okay. Following, texting. Frequent following surveillance directly or indirectly. That's only enough. To the effect that yung psychological development ng isang babae or yung babae maepektuhan yung psychological being niya as a person. Oh, kasi napapraning siya. Yes, yes. Oh, lagi ka sunod-sunod. Oh, yes po. Oh, so that's already a psychological abuse. When I say psychological abuse, that's one of the crime provided under RA 9262. Mm. So, for my penalty yan, that's 1 month, 1 day to 6 months imprisonment. Kasi psychological abuse yung stalking. Uh-huh. And please take note, yung stalking is only a crime against women committed by a boyfriend, by a ex-boyfriend, by a former lover, or a former husband or husband. Lover kasi pwedeng tomboy. Yes po. Uh-huh. Pero, yung victim, yung lalaki, hindi pwedeng maging victim ng stalking. Lalaki? Hindi pwede. Pabihira! Parang nasasaktan ako din sa pag-usapan natin ah! Hindi. Paano yun? Paano naman pagka merong, alam mo na, alam mo na, Tony. merong gusto. Merong ano ha, merong sumusunod-sunod sa akin. Sa bagay, pasit lang naman ang katapat ko. Ibig sabihin dyan, gwapo ka. Yeah. Yun lang ang sasabihin ng Buskado. Ang ibig sabihin dyan, pogi ka. Yun lang. Wala na kalaban yun. Hindi ako pwede mag-sampa ng kaso. Wala po, kasi RA 9262 is a violation against women's rights. Wala namang violation against men's rights. Walang batas na yun eh. Walang batas against stalking committed by a woman against a man. Walang ganon. Pero attorney, may mga ganong kaso talaga eh. Meron. Especially yung mga artistang lalaki. Yes. Yung mga fans. Mm-hmm. Eh, totoo naman na, hanggang bahay yan, natutulog pa sa mga gate yan. Alam mo, sino ba yung artistang nakausap ko, si, sino yung anak niya yung may buntot na isda? Sino yun? Yung may buntot na isda. Yung sirena.
Yung ano na ngayon, ano na siya, vice governor na siya. Oh yes. Si hindi ko mahilig sa showbiz. Oh, yung sa teleserye yun eh, teleserye, yung lalaki. Oh yes, oh yes. Yung medyo macho na maitim. Oh, hindi. Anyways, yun yung artista rin na kasi kaibigan ko yun, nakakausap ko pa minsan-minsan. Kaibigan ko, nakalimutan ko pangalan. Merong natutulog na fan doon. Medyo na naaasar na siya. O, mabuti na lang, hindi ko sinabi. Naaasar na talaga siya. Stock lang stock. Nag-i-email, nag-Facebook, natutulog sa may gate. Yeah. Sa lahat ng shooting niya, nandoon, nakikita niya. Parang natatakot na talaga. Napaprunning na talaga siya. Pwedeng maging ang kaso niyan, annoying lang yan. That's very a simple crime. Under their annoying? Vice. May ganun ba? Oh yes, annoying. Oh yes, annoying. Under their vice penal code. And yung penalty dyan, sobrang maliit lang. Parang walang kwentang kaso yan. Ay, kung walang kwento kaso, iba kasunod pa rin ang sunod. Yes po, kasi nga, ang in-emphasize ng batas natin is only the violation against women's right. Just to balance the right of every man and woman. So, yung stalking is only a crime specifically provided under the law to protect women, not against men. Okay, sige. Balikan na natin yung babae. Mm-hmm. Kung sakasakali, si Diana Meneses eh, nagsampa siya ng kaso, tapos sinusundan-sundan siya ng asawa niya, pwede mo bang i-demanda ng stalking ang asawa mo? Yes po. So, ang gagawin niya, pag nag- sunod na sunod yung asawa niya, mag-file lang siya ng protection order. Ah, protection order. Kasi mag-file siya ng protection order. Sa usgado. Tatlong klase yung protection order. Okay. Okay. Isang protection order is the barangay protection order. Yung barangay protection order is only enforceable within the barangay area and only for 15 days. Okay? 15 days lang yan. Walang hearing yan. Ex parte. Upon application of barangay protection order, pag nabasa ni barangay captain or ni barangay kagawad na may basis na kailangan mag-issue ng protection order, issue na. 15 days lang yan. Okay. Pero kung gusto mong matagal-tagal, doon ka sa court. MTC, RTC, or every court. Pag inside the barangay, sinasabi mo, attorney, pag lumabas ka ng barangay, wala na? Wala na. Hindi siya enforceable. Okay? So kung gusto mo enforceable within the Philippines, pwede. Mag-file ka ng temporary permanent protection order and temporary protection order sa court. Yung temporary protection order, hindi kailangan ng hearing. Mm-hmm. Pag nabasa ni judge na may basis yung protection order mo, may basis na na-violate yung women's right, si judge. Paano kung gawa-gawa lang yung basis na yun? That's why temporary. Temporary. Only for 30 days. Mm-hmm. So within 30 days, si judge mag-set ng hearing for the purpose of the issuance of the permanent protection order. Pero, inano na niya, lumabas na yung temporary. Temporary lang yan, 30 days lang. 30 days. Of course, it is extendable for another 30 days, until matapos yung judgment for the protection order. Ano ba, final na kaso ni Chris Aquino kaya, no? Yun yan. Yan. Temporary. That's a temporary and permanent protection order. Within the Philippines na yan. Yes, it is enforceable within the Philippines. Pag na-issue yung protection order, please take note, bawal kang mag-text, bawal kang tumawag, bawal kang lumapit. Paano pagka na gano'n, na wrong recipient? Paano ganun? Kailangan intentional. Okay? Assuming nag-text, that's already a violation. Okay. Pag na-violate niyo yung protection order, may penalty. Okay? 5,000 to 50,000 penalty plus 6 months imprisonment. Ariko! Mere texting, that's already a violation of your protection order. Kasi nga, kahit sa Facebook yun. Yes po. Anything. Email, call, whatever. Basta may connection or lumapit ka, assuming sabi ng husgado, 100 meters, 200 meters, bawal kang lumapit. Lumapit ka. That's already a crime. That's already a violation under the protection order. Either barangay protection order, permanent protection order, or temporary protection order. That's already a violation. Therefore, you can be liable for that. Applicable lang po siya dun sa asawa. Asawa. Pero dun sa anak? Depende sa order. Okay. Kung yung order nakalagay, bawal lumapit sa ni girlfriend at saka yung anak niya, bawal lumapit kasama ang anak. Pero kung nakalagay sa order, sa babae lang, sa babae lang. So, sa madaling salita, attorney, yung stalking, pwede mo na siyang isampa sa barangay, within the barangay, hindi mo siya makikita. Yes po. Yes. Sa babae? Sa babae lang. Hindi pwede. Sa babae lang. Kaya gwapo ka lang talaga. Oh, yun lang. Kung may nag-i-stalk sa inyo, ibig sabihin, parehas lang karakas natin. Teka muna, gusto ko rin pag-usapan yung ano eh. Yung emotional abuse. Pag-usapan natin emotional abuse. Pero bago pag-usapan natin yan, ha, tayo magbe-break na muna. Yes, masyadong mainit tayo usapan natin eh. Okay, magbabalik po ako. Bletos Recados, siya lang buhay.